Okay. Magandang gabi sa inyong lahat. At kami nagpapasalamat na muli ninyo kaming mapapanood sa internet sa himpapawid habang aming gagawin muli ang gawaing ito. Kami humihingi ng pasinsya sa nagdaang mga buwan na kami nawawala sapagkat nagkakaroon ng problema ang aming mga equipment. Ang aking laptop ay nasisira at ang switch ng aking kapartner ay nasisira din. Pero bagamat na mayroong hadlang, mayroong mga pagkukulang kami sa aming mga paglilingkod, pero pinagkaloob muli ng Panginoon na tayo magkakasama, naayos na namin lahat ang mga problema. At sa gabing ito, bago tayo magpapatuloy sa ating talakayan, sa ating topic na pag-aralan ngayon, ang topic na ating pag-aralan ay ang ikalawang hayop sa Revelation 13. Pero bago tayo dadako, tayo po muna'y yuyuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama, na inyong niloob muli na aming makakapiling, aming makakasama, ang lahat naming taga-subaybay sa ministeryong ito. Kami nagpapasalamat muli na binigyan ninyo kami ng pagkakataon. At alam namin na sa inyong panahon, magagawa namin ang inyong gawain. Aming hinihiling, Ama, ang pangangasiwa ng inyong banal na Espiritu. Sa aming pagtuturo, ay ibigay ninyo sa amin ang lahat ng katotohanan upang maibabahagi namin ito, na hindi sana kami magkukulang sa aming pagtuturo na maintindihan ng madla ang patungkol sa ikalawang hayop sa Revelation 13. Umaasa kami sa inyong gabay, sa inyong patnubay, pagpapalain ninyo ang lahat na manood sa presentation ngayong gabi. At umaasa kami sa inyong gabay na marami sana ang maliligtas dahil sa presentation na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi at dito tayo muli sa ating panibagong paksa. At alam ninyo, naulit ko sa pangalawa ang presentation natin ngayong gabi sapagkat ang mark of the beast, ang number of the beast ay natatopic ko yun. Pag maalala ninyo yung polo ko na blue, ang aking long sleeve na blue, yun yung una kong presentation, buo yun. Pero inulit ko yun sa pangalawang pagkakataon, ang long sleeve ko noon ay kulay puti. At ngayon, pero sa presentation na yon kalahati lang, aking tinapik ang unang hayop at ngayon, karugtong ito ang ikalawang hayop. Kasi maraming mga katotohanan na dapat naming ipapaliwanag at kung hindi namin ito maibibigay ng buo, maaring kulang ang inyong pagkaunawa at pinili namin na ipapaliwanag ang hayop na magkakaibang presentation para ating maintindihan. No, ang ating topic ngayon, the second beast of Revelation 13. Mayroong tanong na ating ikakonsider, ito yung tanong, bakit mahalaga na ating pag-aralan at malaman ang Revelation 13? Bakit napakahalaga na ating pag-aralan ito? Ito yung sagot, pag ating babasahin yung Revelation 13, 16 to 18, ito yung mga kadahilanan kung bakit aming tinatalakay ito. Sabi niya dito, At ang lahat, maliliit at malaki, mga mayayaman at dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kamay, sa kanang kamay at sa noo, na nang huwag makapagbili o makapagbili ang sinumang kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid bagay ang pangalan ng hayop, ang bilang ng kanyang pangalan, dito may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. Ha? Mahalaga na ating pag-aralan ito ngayong gabi sapagkat ikaw at ako kasama dito. At ang talatang ito nagbabanggit bago magkakaroon ng bago matatapos ang ating sanlibutan, magkakaroon ng pangyayari sa propesiyang ito, magkakaroon ng isang malaking persecution, worldwide na persecution, at ang lahat, ipipilit nila ang tatak ng hayop. At ito yung ating itatalakay ngayong gabi, pero ating titingnan ang isang larawan sapagkat ating pag-aralan natin ngayon ang Revelation 13. Ngunit, pag ating babasahin ang Revelation 15, pinakita ng Diyos kay Juan ang isang larawan. Ano ang larawang ito? Pag ating babasahin ang 15, chap,
chapter 15 ng Apokalipsis, verse 2 at saka verse 3, ating mauunawa na mayroong grupo na nakita si Juan na nagtatagumpay laban sa hayop. Yung hayop na nagtatak sa kanyang marka at bilang ay mayroong mga taong nagtatagumpay. At umaasa kami na kayong gabi, ngayong gabi, isa kayo na magtatagumpay dahil inyong maunawaan ang paksang ito. Ating babasahin sa verse 2, "And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over his number of his name, stand on the sea of glass, having the harp of God." Sa verse 3, "And they sing the new song of Moses and the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of the Saints." Napapansin ninyo, sa talatang ito, sa Kapitulo 15, pinakita ng Diyos kay Juan ang isang grupo. Nakikita niya ang dagat na salamin na may halong apoy. At nakikita niya yung nagtatagumpay laban sa hayop at sa kanyang larawan at sa kanyang bilang o kanyang marka. No, mapapansin ninyo, magkakaiba po yan. Ngayong gabi, maraming nagtuturo tungkol sa 666 na ang 666 ay ito yung tatak o bilang ng hayop o tatak ng hayop. Pero magkakaiba po yan. At aming patunayan ngayong gabi na ang 666 ay hindi po ito ang tatak ng hayop. Magkakaiba po yan. Ang 666, ito po'y bilang ng hayop. Mapapansin ninyo sa verse 2, na nagtatagumpay sila laban sa hayop over his image. Di ba? Mayroong image of the beast. Mayroong larawan ng hayop. Tatlo ang napanagumpayan ng mga banal. Over his mark. Mamaya ating pag-aralan, ano ba itong marka ng hayop? Ano itong image ng hayop? At ito, ano itong number ng hayop? Kaya sa presentation na ito, tatlo ang dapat ninyong maintindihan. Maraming nagpapaliwanag sa 666 na ito yung ginagawang tatak, pero hindi yan. Ang tatak ng hayop ay hindi magkakaiba sa kanyang bilang. Ang tatak ng hayop magkakaiba din sa image. Kaya nga ito yung ating itatalakay ngayon, sapagkat ang nagbabasa sa Biblia, binasa lang nila ang chapter 13, kailangan ninyong maunawaan ang chapter 15 sapagkat mayroong isang grupo na magtatagumpay laban sa hayop. At ito yung ating pag-aralan ngayong gabi. No, pag ating ikakonsider ang chapter 14 ng Apokalipsis, mayroong warning, no? The warning against worshiping the beast is the most urgent given in the book of Revelation. No, napapansin ninyo? Ang larawan sa hayop, makikita natin sa chapter 13. Sa chapter 14, mayroong babala. No? At sa chapter 15, ating makikita ang nagtatagumpay. Sapagkat kung walang babala, wala ding magtatagumpay. So sana maunawaan natin. No? Ano bang nakasulat sa chapter 14? Kung ating babasahin ang chapter 14, mula city hanggang 10. No? Ito yung sinasabi, no? "And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice." Ito yung sabi. "Then the third angels followed them, saying with a loud voice, If anyone worship the beast and his image, and receive his mark on their forehead or on their hand, he himself shall also drink the wine of the wrath of God." No, napapansin ninyo, ito yung babala sa Revelation 14, ano ang babala? Subukan nating tagalogin ang mga talatang ito. No? "At nakita ko ang isang anghel na lumilipad sa kalagitnaan ng langit, na mayroong dalang walang hanggang balita na pinapangaral." Saan nila pinapangaral? "Sa lahat na nananahan sa lupa, no? At sa mga bansa, mga wika, at people, bayan, singing with a loud voice." Ibig sabihin, itong babala na binibigay ng anghel, sa Griego, ito yung angelos, ang ibig sabihin ng angelos, messenger. Ang mangangaral ng Diyos, nangangaral sa buong sanlibutan na kailangan silang mag-ingat. No?
Seeing with a loud voice, anong sabi? Then, ang ikatatlong anghel, ito yung babala, sinusurkat lang namin yan, tatlo yan, pero dalawa at tatlo, pero sabi niya dito, the third angels followed, ang ikatatlong anghel ay sumunod sa kanila, at seeing with a loud voice, sumigaw siya ng malakas na tinig, kung sino man ang sumamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tatanggap ng kanyang marka sa kanilang noo at sa kanilang kamay, ha? Ay siya'y tatanggap iinom ng bino ng kagalitan ng Diyos. No? Saan natin naintindihan? Ibabalik ko sa inyo dito, if anyone worship the beast and his image, no? Iba yung hayop, iba yung kanyang image, no? And receive the mark on their forehead, and another one receive the number, no? Mayroon pang number, no? Kaya nga magkakaiba yan. Kaya nga pag ika-consider ninyo ang isang kapitulo sa 13, may karugtong yan na babala sa 14 at nakikita natin sa 15 na mayroong grupo na magtatagumpay. Itong hayo, itong kapangyarihan ito, mangyayari ito, bago matatapos ang ating sanlibutan, bago darating ang ating Panginoon, mangyayari ang pagtatak sa lahat ng mga tao na nananahan sa lupa. No? Ano bang dapat nating gagawin para tayo magtatagumpay? Siguro mayroong magtanong sa inyo ngayong gabi, Brother John, ano bang pinakamaganda namin gagawin para mapanagumpayan namin itong kapangyarihan sa Revelation 13 na hindi ako matatakan, hindi ako makatanggap ng kanyang marka o larawan? Ang sabi dito, mayroong isang author na nagsasabi, at ito yung aking nagustuhan. No? Ang pinakamaganda daw gagawin ng isang tao labanan ang kanyang kaaway, ang ating kaaway ngayon si Satanas, ay alamin o pag-aralan ang kanyang galaw, kung ano ang kanyang ginagawa. At wala nang ibang paraan na hindi ka madadaya. Alam ninyo, si Satanas gumagamit siya ng deception, delusion. At sa kanyang gawaing ito, marami sa mga tao sa buong mundo, ang pagtingin nila sa relihiyon ay parihong lahat na maliligtas. Pero ngayong gabi, ating maintindihan na hindi pala lahat ng relihiyon ay relihiyon ng Panginoon. No? At sa sulat ni Apostol Pablo, kailangan ating pag-aralan ang galaw ng kaaway, sapagkat sabi ni Apostol Pablo, upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Ngayong gabi, nais mo ba na malalaman mo ang galaw ng kaaway? Paano siya gumagalaw, paano niya dinadaya ang mga tao sa buong sanlibutan na sa halip na ang Diyos ang kanilang sambahin, sinasamba nila ang hayop. At hindi lang hayop ang kanilang sinasamba, kundi ang dragon. Na? Ating uulitin ito, sa una kong presentasyon doon sa unang hayop, ginagamit ko ito. Pero gusto kong ulitin sa ikalawang hayop, sapagkat ito ang basic na study na ating maintindihan, makikita natin ang importanteng mga bagay. Na? Ano ito? Bago matatapos ang gawain, bago darating ang Panginoon, at bago gagawin ni Satanas ang lahat na kanyang magagawa na matatakan ang lahat ng mga tao, ating kailangan maintindihan at malaman ang mga ahinsya na gagamitin niya. So, sabi niya dito, mayroong tatlong principal na ahinsya si Satanas na kanyang gagamitin sa huling mga araw. No? His last desperate bid for world dominion are described as, no? Sapagkat gusto niyang pamamahalaan itong buong sanlibutan, at alam ninyo, gagamitin niya yung kanyang Trinity of Evil. These are the devil's Trinity of Evil. No? Saan natin yan mababasa? Sa Revelation 16:13. Mamaya ibibigay ko sa inyong talata. Sa chapter 12 ng Apocalypse, ating mababasa dyan, no? Makikita natin dyan ang larawan sa dragon. No? Ano ba yung dragon? No? Ito, saan ba ang trono ng dragon? Kung mayroon tayong malalim niya na pag-aaral sa chapter 12, at aming patutunayan na ang pagan Rome, ito yung pinakatruno ng dragon na kung saan si Satanas ay gumagalaw. No? Ito yung trinity ni Satanas. No? Kung ang Diyos mayroong trinity, God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit, si Satanas mayroon ding trinity. No? Para sa kanyang atake, sa huli niyang panukala na hawakan niya ang buong mundo, na ang mga tao sasamba sa kanya, gagamitin niya itong trinity. Ang second one sa kanyang trinity, ang hayop, the beast.
At mababasa natin yan sa chapter 13. Sa chapter 13, dalawa ang hayop natin nating mababasa yan. Ano itong hayop? Ate, kung napanood ninyo yon, aming bibigyan kayo ng advice bago ninyo panoorin ang presentation na ito. Sa mga bagong nanonood, sa mga nagsubaybay, huwag kayong manonood sa presentation natin ngayon. Hindi ninyo maunawaan ito ng malinaw kapag hindi ninyo mapanood ang una naming presentation. Ang aking damit noon, nakapulo ako ng puti. Hindi yung presentation ko na nakapulo ng blue. Sapagkat may mga kulang doon, inulit ko yon. Hanapin ninyo yung 666 sapagkat patungkol lang yun sa unang hayop. No? Pagkatapos, panoorin ninyo ito sapagkat kung inyong mapapanood, yung dalawa kong presentation inyong maunawaan. No? Ang hayop, ito yung people room. No? At mapapatunayan namin, napapatunayan ito sa una na, sa pang-una naming presentation sa Revelation 13. Ang lamb-like beast, ito tinatawag ito sa Revelation 16 o na false prophet. No? Itong tatlo, kung aking ipapaliwanag ng malinaw, ito yung pagan room, people room, at ito yung the lamb-like beast, ito yung pangalawang hayop na ating pag-aralan, ito'y tinatawag sa chapter 16 na false prophet, pero ito yung, uulitin ko ito, yung pagan room, people room, at saka protestantism. Tandaan ninyo, ang pangatlo, yung lamb-like beast, ay patungkol ito sa protestantism. Siguro magtanong kayo, bakit Brother John patungkol yan sa mga relihiyon? Sapagkat ang dalawang hayop sa Revelation 13 ay dalawang malalaking relihiyon ito. Ang unang hayop, siguro magtanong kayo, Brother John, mapapatunayan mo ba na ang hayop ay relihiyon yan? Hindi. Pero mapapansin mo, ang relihiyon ito, nakaupo sila sa dalawang bansa. Na mapapansin niyo, ang Papal Rome, ang Vatican, ang bansa na tinutukoy sa hayop, kasi pag magbanggit ang Biblia na hayop, ang tinutukoy yan bansa. Pero pag pag-aralan ninyo ang kasaysayan, ang Vatican, isang bansa. At ang pangalawa, yung lamb-like beast, at walang iba ang Amerika. No? Kaya nga, panoorin natin ito sapagkat kailangan inyong maintindihan. No? Ating papansinin itong Trinity ni Satanas. Saan ba natin mababasa yung Trinity niya? No? Ating mababasa ito sa Revelation 16, verse 13. And ito yung sabi, "And the six angels poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, and the way of the kings of the east might be prepared." Ibibigay ko sa inyo yung background. Ang chapter 16, ito yung larawan ng Panginoon. Binuhos niya dyan ang, sa 15 pa lang, ang mga anghel, naghanda na sila ng mga salot na ibubuhos. At alam ninyo yung mga tatanggap ng salot, mabubuhusan ng salot yung nakatanggap sa tatak ng hayop. Sapagkat sila ay, makatanggap sa kagalitan ng Panginoon. Pero nang binuhos yung ika-anim, doon niya binuhos sa river ng Euphrates. Mayroon akong presentation dito patungkol sa pitong salot. Hintayin ninyo yan. Nang ibinuhos ito sa river Euphrates, the water thereof was dried up. At nung nang pagkaiga, nahahanda yan sa mga hari sa es na kanilang madadaanan. At nang na-dried up yung river Euphrates, I saw three unclean spirit like frogs come out from the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet. Na napapansin ninyo? Ito yung Trinity ni Satanas. At ano dito? For they are the spirit of devils working miracles. No, napapansin ninyo, itong tatlo mga relihiyon ito. Pero ito yung ginagamit na ahinsya ni Satanas upang madadaya. Hindi lahat na nag-perform ng miracles galing sa Diyos. Kasi ang mapapatunayan natin sa Biblia na ang mga espiritu na katulad ng palaka lumabas sa bibig ng dragon, lumabas sa bibig ng hayop at sa bulaang propeta at sila, sapagkat sila ang espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga milagro. Which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. Napapansin ninyo dito? At alam ninyo itong false prophet, ano bang mga relihiyon ngayon na nag-perform ng miracles
na ganano, itaas lang, ipaharap lang nila ang kamay, matutumba ang mga tao. Nang tiningnan ko ang pagpapagaling ng Panginoon, si Jesus kapag siya nagpapagaling, tatayo ang gumagaling. Pero napapansin ko ang relihiyon na ito kapag sila nagpapagaling, natutumba ang mga tao. Kaya nga mapapansin ninyo, hindi magkakatulad ang kanilang kapangyarihan. At ito yung kapangyarihan ng Diablo sa Trinity ni Satanas na kanyang gagamitin, paano niya madadaya ang buong mundo. Now, ating babalikan, hindi natin maintindihan ang mga talata, maunawaan, ang mga bawat paksa, mga bersikulo, kung hindi natin babalikan ang mga Bible prophecy symbols. Ito yung pinakasusi, paano natin maunawaan. Okay, kapag ang Biblia magbabanggit ng dagat, kasi ang unang hayop sa Revelation 13, lumabas siya sa tubig, sa dagat. No? Ang kahulugan niyan, mga tao. No? People, kindred, and tongues. No? Ang sabi dito, pag magbanggit ang Biblia ng hangin, nangangahulugan niyan na digmaan. Sa Jeremiah 49, 36, and 37. Pag magbanggit ang Biblia ng hayop, ay nangangahulugan niyan kaharian. Pag magbabanggit ito ng sungay, kings and power and authority. No, ito yung mga bagay na dapat nating maintindihan. Ito yung mga basic na dapat nating. Ang unang hayop na ating pinag-aralan noon, bago ko ibibigay yung buong presentasyon sa ikalawang hayop, i-review ko muna yung una kong presentation sa unang hayop. Ang unang hayop ay pinapaliwanag ko sa una kong presentation na mayroon siyang 7 identification. Kung gusto ninyong maunawaan yun isa-isa, panoorin ninyo uli, maintindihan ninyo yun. No? Ang hayop, ito yung tatlong trinity ni Satanas. Si Satanas, nagsimbolo sa dragon. At ang hayop, binigyan niya ng kapangyarihan. Kaya nang sinamba nila ang hayop, sinamba nila ang dragon. Nakukuha ninyo ang ibig sabihin? When the people of the whole world worship the beast, when they follow the beast, they worship the dragon. At ito yung relihiyon, malaking relihiyon sa buong mundo. At ito yung nakakalungkot lang sapagkat ang malaking relihiyon sa buong mundo ay hindi pala relihiyon ng Panginoon. No? At ano yung, ito yung unang hayop na nakatanggap ng kapangyarihan mula sa dragon, the first beast has crown, 10 crowns. At kung ating pag-aaralan, mayroon akong presentation dito patungkol sa 10 crowns. No? At ang gathering of the 10 crowns, mababasa natin yan sa Revelation 16. Mayroon akong follow-up topic at atin yang pag-aralan. No? Napapansin ninyo, mayroon siyang 10 sungay at 7 ulo. Ang 10 sungay nagsimbolo sa 10 kings. Kapag lalabas na yung tatlong espiritu, tulad ng palaka, they will gather the 10 kings. At itong 7 ulo ng hayop, ay symbol ang magbabanggit ang Biblia ng number 7, that is the completeness of his power, no? Ayong mula sa panahon na siya ay namamahala hanggang sa matapos. Pero ang hayop na ito, isa sa kanyang ulo na sugatan. Sapagkat ang kapangyarihan niya hindi natatapos, nagkakaroon siya ng nahinto ang kanyang pamamahala, bumangon ang ikalawang hayop, no? Kaya nga atin itong dapat maintindihan. At ang sa una nating pag-aaral, ang identification, paano ba natin ma-identify yung unang hayop? This beast receive his power, his seat, his great authority from the dragon. Mababasa natin yan sa Revelation verse 2. Saan nagmula ang kapangyarihan, ang kanyang upuan, at ang kanyang otoridad? Sa dragon. Saan ba ang upuan ng dragon? Ang pagan Rome. Napapansin, saan ngayon ang upuan ng hayop? Sa Vatican of Rome. No, nakukuha ninyo ang ibig sabihin? At ang kanyang upuan and great authority from the dragon. No? Mapapansin ninyo. At pangalawa, ang identification, paano natin ma-identify, identifying mark, the deadly wound healed. Saan natin mababasa sa verse 3? Ang unang hayop, nagkakaroon siya ng sugat na ikakamatay. 7 ulo yon, pero mayroong isa sa kanyang ulo na sugatan na ikakamatay sapagkat nahinto ang kanyang power. No? At atin na yung naunawaan, review lang ito. Pangatlo, this beast receive worship. Ha? Kung hindi ito relihiyon, bakit ang hayop na ito tumatanggap ng pagsamba? Mayroon bang bansa ngayon na tumatanggap ng pagsamba maliban sa Vatican of Rome? Ha? Isipin ninyo yan. Kung hindi totoo ang aming sinasabi, mayroon bang isang bansa
na sinasamba sa buong mundo kung hindi ito ang papal room. Na? At pang-apat, the beast has a mouth that speak greetings. Ha? At katulad yan sa Revelation 7:8, nang maliit na sungay, he speak greetings. And he think to change times and laws. Kasi binago niya ang utos ng Diyos sa Sabado, ang araw ng Pangilin, ginagawa niyang Linggo. At ang lahat ng mga ang buong mundo, nakatanggap sa kanyang marka. No? Mapapansin ninyo, the beast has a mouth that speak greetings. Ha? Namumusong siya, no? At ito yon isang sa identification number 5, religious power which reigns supreme for 1,260 days or a year. No? Saan natin mababasa sa verse 5? Ang kanyang kapangyarihan, mangyayari ito 42 months. Pag ang 42 months, itimes mo yan sa 30 days sa lunar kalendar sapagkat ang Biblia ay Biblia yan ng mga Israelita at ang kanilang kalendaryo, lunar kalendar, you must multiply it unto 30 days. At ang suma total, 1,260 days or year. No? Mayroon kaming paliwanag sa unang... At ang pang-anim has a blasphemous power. Ang blasphemy sa Biblia, kapag tao, magpakungwari kang Diyos. Ang prerogative ng Diyos, kinuha mo. At walang ibang bansa na ang mga tao yumuko at sumamba sa tao. No? Napapansin ninyo? Has a blasphemous power. No? Napapansin ba ninyo saan ba magkumpisal ang mga tao? Sa halip na sa Diyos, doon sa mga pari o sa mga bishop. Kaya nga, dito yung problema natin, no? Sa numbers, sa identification number 7, itong unang hayop has power and that persecute the saint of God, the saint of the Most High. Ito lang kapangyarihan mula 538 hanggang 1798. Kaya nga ang Protestantismo, bumangon sila, nagprotesta sila sa gawain ng Santo Papa. Sapagkat sa panahon ng Santo Papa, ang Estado at ang simbahan unite. At ang nagdidikta sa gobyerno ay ang Santo Papa. At ang hindi sumunod sa batas ng Iglesia, tinatawag nilang heretics. At alam niyo kung gaano karami ang kanilang napatay o pinatay. 50 million ka mga Christian martyrs. Na? Kaya nga atin ang naunawaan, ang unang hayop, dito tayo sa ikalawang hayop at ito yung pag-aralan natin ngayong gabi. Okay, dito tayo. Does the Bible mention United States in America? Binabanggit ba sa Biblia, kasama ba sa hula ang Amerika? At patunayan ko ngayong gabi na ang tanong na ito, walang ibang bansa na tinutukoy dito. Isang relihiyon na pinagmulan ng isang relihiyon na tumayo na kasunod sa ng nasugatan ang kapangyarihan ng Santo Papa. Sabi niya, ang hayop na ito, mayroong two horn like lambs. Lamb like beast. Na mapapansin niyo, ang hayop katulad siya ng isang tupa. At bago ko ito ipapaliwanag bawat bersikulo, ipapakita ko sa inyo ang buong larawan. Mula 11, ang unang hayop, mula verse 1 hanggang 10. Na? Nasugatan siya. Sabi dito, at sa 10, nakulong ang Santo Papa, si Pope Pius VI, at sa 11, tumayo ang ikalawang hayop, bumangon ang ikalawang hayop. Babasahin ko ito mula 11 hanggang 18. Kasi ang ikalawang hayop sa Revelation 13, mula 11 hanggang 18, tapos saka ko ibabalik, ipapaliwanag ko bawat versikulo. Okay, sa 11 ating babasahin at nakita ko ang ibang hayop na umahon sa lupa. Ang unang hayop sa tubig, siya sa lupa. At may dalawang sungay na katulad ng isang kordero. At siya ay nagsasalita gaya ng dragon. Sa 12, at kanyang isinasagawa ang buong kapahamalaan ng unang hayop. So the power of that first beast he exercised. At kanya, sa kanyang paningin, at pinasamba niya ang lupa at ang nananahan dito sa unang hayop. No? Mapapansin ninyo, pinasamba niya ang nananahan sa lupa doon sa unang hayop. No? At gumaling sa sugat na ikakamatay. So the purpose of this power, when he arise, ay isusuportaan niya
na ang mga tao sasambahin yung unang hayop. No? At siya'y gumawa ng dakilang tanda, gumagawa siya ng milagro, at anupat makapagbababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. No? Nag-perform siya ng mga miracles. Ano bang bansa ngayon na nag-perform ng mga miracles? Walang bansa ngayon na nag-perform ng miracles no other than that Protestant world. At alam ninyo saan nag-umpisa ang Protestantismo sa Amerika. No? Pero ano ngayon ang mga Protestant ngayon? Makikita natin na sila ang nag-perform ng maraming mga milagro. No? Pero hindi yan safety. Hindi lahat na gumagawa ng milagro ay galing sa Panginoon. Sa 16, at ang lahat na maliit, malaki, mayayaman at dukha, mga laya at mga alipin, pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay at sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kung di siyang mayroong tanda. Na, may tanda, no? Sa makatuwid bagay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito may karunungan ang may at pag-uunawa. Ang bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Na, mapapansin ninyo, magkakaiba yung kanyang bilang, ang bilang ng hayop 666. Pero ang marka ng hayop, iba yun. Na? Ang tatak ng hayop at saka bilang ng hayop, magkakaiba yan. At yung larawan ng hayop, tatlo yung dapat nating maunawaan. No, ating pag-aralan, mayroon, kung mayroong 7 identifying mark ang unang hayop, ginawan ko rin ito ng 7 identifying mark paano natin kikilalanin ang ikalawang hayop. Okay. The first one, he arise around 1798. No. Kailan ba bumangon ang ikalawang hayop? Nung nasugatan ang unang hayop. Nung nasugatan ang unang hayop, saan ang kapangyarihan ng papal supremacy from 558 hanggang 1798, na mapapansin ninyo, yung 1,260 years, natatapos ang kanyang kapangyarihan sa 1798. And after that, another nation na bumangon sa mga taong ito. Ating titingnan ang history ng mapapansin ninyo, no, ang papal supremacy from 538 at natatapos ito sa 1798, ito yung papacy wounded. Ha? Ito yung papal supremacy. At nag-umpisa siya nung na-overthrow niya ang bansang Ostrogoth. No? At si Pope Pius VI was imprisoned by Napoleon. No? At ito yung larawan, no, sa newspaper kung paano si Bonaparte ay si General Bonaparte inutusan niya si General Werther na hulihin ang papa sa Roma at dinala ito sa Pransya at sa loob ng isang taon namatay si Pope Pius VI. At pagkatapos noon sa 1798 ay wala ng papa na sumibol at sumibol lang ito ulit sa treaty ni Mussolini sa 1929. So ibig sabihin, mayroong mahabang panahon na nahinto ang kanyang kapangyarihan at ito yung fulfillment sa Biblia kung paano siya nasugatan. Na? Pero habang siya nasugatan, umahon ang ikalawang hayop. Na? Kaya nga, saan ang gagaling? Siya ay lumabas at nakita ko ang ibang hayop na umahon sa lupa. Na? Kaya nga, may dalawang sungay katulad ng isang kordero. At siya ay nagsasalita gaya ng dragon. No, ating pag-aralan nito, no, nang nakita niya ang unang hayop sa tubig, ano bang simbolo ng tubig? Kung ating pag-aralan yung tubig, ay pag-aralan ninyo yan sa Revelation 15. 17:15 ang tubig nagsimbolo sa mga tao, people, kindred tongue. Mapapansin ninyo, ito yung simbolo sa maraming mga tao. Pero ang Amerika, sumibol siya na maliit na bansa ay hindi siya mula sa populated area. Ang unang hayop mula sa Europa, no, the center of the world, the center of population, pero ang Amerika masusumpungan sa New World. No? Hindi kilala na bansa, pero bumangon siya, nag-umpisa siya sa ating pag-aralan ngayon, paano nag-umpisa ang Amerika? Ha? Itong lamb-like beast. Ha?
ating pag-aralan kasi bumangon ang Amerika as a nation sa 1798. Ito yung ating ika-consider. Ang declaration sa according to the history. Kailan ba nangyayari ang Declaration of Independence ng Amerika? 1776. No? Pagkatapos sa Declaration of Independence, nagkakaroon sila ng War of Independence. Mula 1777 hanggang 1783. Ito yun sa kasaysayan. No? At may pagkatapos sa 1783, ang Constitution voted sa 1787. No? Ito yun sa history ng Amerika. At ang Constitution ratified sa taong 1788. At first president elected, 1789. Ito yung pag-umpisa ng Amerika. Ang Bill of Rights adopted sa 1791. At first international recognition as a nation, 1798. No, nakikita ninyo, ang prophecy hindi nagkakamali. Kung ano ang nabanggit sa Biblia na masugatan ang unang hayop at babangon ang ikalawang hayop, timely, no, in accordance to the prophecy. Kaya nga, kung ang ikalawang hayop, ito'y tumutukoy sa ibang bansa, anong bansa ang nakaakma sa bansa na babangon pagkatapos masugatan ang People Rome? Walang iba kundi ang Amerika. So ang first international recognition as a nation nag-umpisa sa 1798. At ang propesya natutupad na ang Revelation 13, tumutukoy yan sa dalawang bansa. Ang unang bansa, ang Vatican of Rome. Ang all people system, ang people supremacy, yun yung sinisimbuluhan sa unang hayop. At ang Amerika naman, ito yung ikalawang hayop. No? Dito tayo sa ikalawang identification mark. No? Identifying the second beast, number two, arise out of the earth. No? Pinapaliwanag ko na kanina, nasaan lumabas? Mula sa lupa. Mula sa New World, not from the populated area in the world. Kasi ang Europe noon, ang Europa, ito yung center na population of the world. Pero ang Amerika, sa kapanahonan, New World, sumibol na bansa. No? And I beheld another beast coming out of the earth. No? Ito yung binabanggit. No? Anong sinisimbuluhan ng tubig sa unang hayop? And he said unto me, the waters which thou sowest where the world seated are peoples, multitude, nation, and tongues. Kaya pag magbabanggit ang Biblia ng tubig, mga bansa yan, mga tao. Pero ano papansin mo, ang ikalawang hayop sa lupa siya? Because he was not from the populated area. Ha? Galing siya sa New World. Paano ba nag-umpisa ang Amerika? Alam niyo ang Amerika, nasusumpungan lang yan sa mga maliliit na grupo. No? Mula sila sa Europa. No, napapansin ninyo yung panahon kung paano sila nag-umpisa? Mula 1620. At alam ninyo kung ilan lang ang bilang nila? They are around 120 people. Saan sila galing? Galing sa persecution ng papacy. Kung mapapansin ninyo yung pag-imprinta ng King James Version, maayong mga tinugis ng mga kasundaluhan ng Santo Papa, kasi tinugis nila yung mga tao na sumusunod sa utos ng Diyos, ang iba sa kanila na mga pinipersecute, tumatago sa mga bansa, kahit doon sa mga hari. Kaya nga si King James, yung Biblia na King James Version, no, ay iniwan ng isang Kristiyano kay King James sa kanyang kaharian. Pero kinuha ni King James ang Biblia at pinaimprinta niya ito, pinakopya ng England, at ang imprinta nangyayari sa 1611. Pero yung mga Christian na tumakas mula sa Europa, nakakasumpong sila ng isang maliit na bansa. No? Galing sila sa Europa at dito kung paano nag-umpisa ang Amerika. They are around 120 people. But they are Christian. No? Ay tumatago sila sa kabangis na ginagawa ng persecution na ginagawa ng papacy. No? At dito, the third, no? Identifying the second beast, number three. It would be a young nation with Christian principle. No, napapansin ninyo ang hayop na yan, mayroon siyang dalawang sungay.
At habang sumibol ang bansang ito, mayroon siyang dalawang prinsipyo na matatag na kanyang pinanghahawakan. Ano itong mga Christian principle? No? And I beheld another beast coming out of the earth and had two horns. Itong dalawang prinsipyo niya, ito yung nagsimbolo sa dalawang sungay. No? Ito yung kanyang power. Like a lamb and speak as a dragon. Ating pag-aralan itong ano, ang hayop na ito, tandaan natin, ay katulad siya ng kordero. Ano ba ang sinisimbolohan ng kordero sa Biblia? Kung ating babasahin yung John 1:29, nang nakita ni Juan si Jesus, pag inyong babasahin yung Biblia, John 1:29, Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Anong nagsisimbolo sa tupa? Nagsisimbolo ito kay Jesus Christ. Na, napapansin ninyo? At anong hayop ang bumangon sa ang ikalawang hayop na bumangon? Katulad ng maliit na tupa. No? Lamb-like beast. Hindi matandang tupa, kundi batang tupa. Katulad ni Jesus Christ. At hawak nila, ano bang prinsipyo na pinanghahawakan ni Jesus Christ? As a lamb-like beast. No? And he said unto them, render therefore unto Caesar which thing which be Caesar's, and unto God the things which be God's. Mayroong nagtanong kay Jesus Christ, sabi ng isang lawyer, isang eskriba, isang mga pariseo, grupo ng mga pariseo, matuwid bang magbigay kami ng buhis kay Caesar? Pero ang sagot ni Jesus Christ, ibigay ninyo ang kay Caesar at ibigay ninyo ang sa Diyos. Sapagkat ang prinsipyo na pinanghahawakan as a lamb, ang kordero ng Diyos, mayroon siyang dalawang pinapanghahawakang prinsipyo, mayroong separation ang iglesia at ang estado. No? Mayroong separation between church and state. Anong bansa ngayon ang mayroong ganitong kapangyarihan? Na nagkakaroon ng separation, mayroong batas na nagsiseparate between church and state. No? Ating matatandaan, yung unang hayop, ano yun? Yung church and state united. Ang iglesia at ang estado, nagkaisa, pero ano ang kanyang kapangyarihan? Nagiging persecuting church. Isang bansa na nag-uusig, pumapatay ng maraming Christian. Pero ang ikalawa, na bumangon, mayroon siyang dalawang prinsipyo, ay katulad sa prinsipyo ni Jesus Christ, hinihiwalay, ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar at ang sa Diyos ay sa Diyos, sapagkat ang prinsipyo ni Jesus Christ ay hiwalay ang simbahan at ang gobyerno. Oh, ito yung dapat nating matandaan. At sinong bansa ang tinutukoy na mayroong ganitong prinsipyo? Ito yung sinisimbolohan sa dalawang sungay ng tupa. No? Ang ikalawang hayop. No? Identifying the second beast, number 4. It would have no kingly authority, religious and political freedom. No, napapansin ninyo yung Amerika ngayon? No? Ay ang unang hayop, monarchy ang kanilang pamamahalan. No? Ay ang mga hari, kaya nga ang hari ay hawak ng Santo Papa noon kasi ang church at saka state nagkakaisa. Kaya nga ang corona niya, mayroong diadema, ang sungay niya, mayroong crown. Pero mapapansin ninyo, ang hayop na ito, walang crown. Bakit? Kasi ang ano niya dito, ang kanyang no kingly authority, Republican ang Amerika. No? Mga presidente lang. No? Napapansin ninyo, walang corona. Mapapansin ninyo, kaya nga ito yung two-horn-like lang. Dito tayo, ito yung first beast, nakikita natin na mayroon siyang mga diadema o mayroong crowns ang kanyang mga sungay, yung 10 crowns niya, mayroong mga sungay. Pero ang ikalawang hayop, ang kanyang sungay, walang crown. Sana ito ating naintindihan. Kung ating titingnan sa sulat ni Ellen G. White, sa The Great Controversy, ito yung pag-umpisa ng Amerika, page 291. And when God's hand seemed pointing them across the sea to a land where they might found themselves a state, and leave their children the precious heritage of religious liberty. And they went forward without shrinking in the path of providence. No, napapansin ninyo, paano sumibol ang bansang ito? Parang may kamay na nag-guide.
no? Sa tumatawid sa mga karagatan, papunta sa isang lupain na nakikita para sa kanila na nagiging estado. At nag-iwan sa kanilang mga anak ng isang mahalagang heritage, mahalagang mana of religious liberty. And they went forward without shrinking in the path of providence. Ang pagbangon ng Amerika, tuloy-tuloy ang kanyang pagbangon. Hindi ito katulad ng mga bansa na bumangon, bumagsak. Mayroong rise and fall. Pero mapapansin ninyo, ang bansang Amerika, nang siya ay nag-umpisang bumangon, at titingnan ninyo ang Amerika ngayon, nagiging superpower. Kasi nang siya ay tumayo bilang isang bansa, they went forward without shrinking in the path of providence. Sapagkat ang Amerika kasama sa propesya. Kaya kailan nag-umpisa ang bansang Amerika, dumating lang ang mga takas mula sa Europa, 1620. At sabi niya, si Franklin, mayroong sulat si Franklin, sabi niya dito, at we hold this truth to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Ito yung sulat ni John Franklin. Mapapansin ninyo, ito yung ano ng Amerika, Declaration of Independence. Ano nila? That among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Kaya nga ang bansa na nag-exercise ng freedom ay ang Amerika. At kinukuha nila yung dalawang prinsipyo ni Jesus Christ. Alam niyo si Jesus Christ, hindi din siya namimilit. Ibibigay lang niya ang mensahe, ay binigay niya ang kanyang buhay, niligtas niya ang buong sanlibutan, pero ang maligtas yung mananampalataya lang. Pero si Jesus Christ, pag hindi ka mananampalataya, hindi kanya pipilitin. Sapagkat si Jesus Christ, mayroon siyang freedom. Inirerespeto niya yung regalo niyang binigay sa tao, kalayaan. So kaya nga yung constitution, ang constitution ng Amerika sa 1799, ating babasa, ito yung constitution, ito yung Article 1, no? At hindi ko lang alam kung ilang artikulo yung constitution, pero sa constitution ng Amerika, no? Constitution, una sa kanyang constitution, the constitution of America granted the freedom and liberty, there is separation of church and state. No? Napapansin ninyo? Kaya nga, yung dalawang sungay na sinisimbuluhan ay ito yung power niya, sinisiparate niya, sinunod niya ang prinsipyo ni Jesus Christ that there must be a separation of church and state. Now, ating kasunod, ito yung Bill of Rights. Ito yung First Amendment ng Amerika. No? The First Amendment, Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Ito yung, anong ibig sabihin? Ang kongreso nila, ay hindi sila gagawa ng batas na respecting of an establishment of religion. No? Ang bansa nila hindi makikialam sa simbahan. No? O mag-prohibit sa free exercise thereof. No? Kaya nga, mapapansin nun, napakaganda ang Amerika. No? Ito yung Bill of Rights na ginagawa ng Amerika. Dito tayo sa number 5, identification mark, no? Identifying the second base, number 5, would become a worldwide power and authority. No, napapansin ninyo, yung Amerika nang siya bumangon, hindi siya nakaranas na bumagsak. Tuloy-tuloy ang kanyang pagbangon hanggang magiging superpower, magiging worldwide power and authority. Bakit ito kailangan? Sapagkat dito, mayroon siyang role na gagampanan. Sa versikulo 12, and he exercised all the power of the first beast. Therefore, before him, and caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast. Kung hindi siya superpower, hindi siya worldwide power, mapapasamba ba niya ang nananahan sa buong sanlibutan? Kaya nga ating maunawaan na itong bansa na babangon, itong simbahan na sisibol, kasunod sa ng papacy, ay magiging worldwide power. Kasi
hindi matupad ang propesya na He caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast. Ano ang kanyang gagawin? He exercised the power. At ipasamba niya ang lahat na nananahan sa lupa. Saan niya pasambahin? Sa unang hayop. No? Time will come, Protestant and Catholicism will unite in the last days. At kapag mangyayari yan, there will be a great persecution. Sana ating maintindihan yan. At dito kasunod, sa 12. No? Gusto kong matagalog yung kanyang sa 12. At kanyang isasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop. Sa kanyang paningin, pinasamba niya ang lupa at ang nananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Na mapapansin ninyo, at ang papacy ngayon mula 1929 ay sumibol na rin ang kapangyarihan ng papacy into a superpower. Nagiging world power na rin ang papacy ngayon. Kasabay ng ang pagsibol ng Amerika becoming into world power and the last part of the reign, they will unite as one. Na? Pero ang magdeklara na sambahin ang hayop ay ang Amerika. Okay, sana naintindihan natin. Ating pag-aralan ngayong gabi, what is the power of the first beast? What is the power and authority of the first beast? No? Kung itong ikalawang hayop, i-exercise niya yung power at pasambahin niya ang lahat na nananahan sa lupa, ano ba ang kapangyarihan ng unang hayop? Ating titingnan. No? Ating naunawaan na ang unang hayop ay ang papacy. The Pope has power. Ano nga ang Pope? Has power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precept of Christ. Anong blasphemy yan? No? Anong paglapastangan yan sa salita ng Panginoon? Anong sabi dito sa kanilang decretal, the translate na biskop na aklat? Na mapapansin ninyo, ang Papa mayroon siyang kapangyarihan baguhin ang panahon. Anong panahon ang binago niya? Ang pagsamba na Sabado, binago niya sa Linggo. Nang binago ito ng papacy sa Linggo, ang Protestant Linggo ang tinatanggap. Kaya nga, he exercised the power of the first beast. Na mapapansin dito, to abrogate laws. Ano bang, sa Ten Commandments, ano bang ina-abrogate ng papacy? Una, no? Pagkatapos ang pangalawa, inalis nila yan. Ang unang utos kasi, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Pangalawang utos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. No? Ano mang wangi sa langit, sa lupa, o ilalim sa lupa, huwag mong yuyukuran sila ni paglingkuran. No? Mapapansin ninyo, ikalawa yan. At alam ninyo, sa Ten Commandments ng Book of Catechism, page 56, kung hindi ako nagkamali, binago nila, ina-abrogate nila yan. Ano dito, sampung utos, inalis nila ang ikalawang batas, hinati nila sa dalawa ang ikasampung utos, na kumpleto pa rin ang sampo. At ang sabat, ginawa nilang ikatatlo. Na? Pero ginawa na nila, instead of sabat, the seventh day, ginawa nilang Sunday, the Lord's Day. Yeah? Ito yung ano nila sa Book of Catechism. Ano pang power nila? The church, after changing the day of rest from the Jewish Sabbath, the seventh day of the week, to the first day, mid the third. No? Kaya nga ito yung patunay. Ginagawa nilang ikatatlo na ang Sabbath. Sa third commandment, refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's Day. Sinong nagdeklara na ang Sunday Lord's Day? Hindi ang Protestantismo. Kundi ang nagdeklara sa buong mundo, mayroong patunay na kasulat sa kanilang aklat. Anong aklat? Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 153, sino ang nagdeklara na ang Sunday Lord's Day ay ang papacy. No? Pero sa Biblia, pagpag-aralan ninyo ang Biblia, the Sabbath of the Lord is the seventh day. At kahit saan ninyong titingnang referensya, panoorin ninyo yung aking presentation patungkol sa Sabbath, ang Sabbath ng Panginoon ay Saturday. Now, dito tayo sa ano? Ano pang kapangyarihan niya, yung authority ng Pope? The authority of the church could not therefore not be bound to the authority of the Scripture. Because the church had changed the Sabbath to Sunday, not by the command of Christ, but by its own authority, canon and tradition, page 263. Napapansin ba ninyo, ano bang simbahan ngayon na nagtuturo na the church is above the Bible?
Ha? Ang Protestantismo, ang kanilang paniniwala, sula scriptura. Ito yung pinahawakan ng mga reformer. Pero ang Katoliko, hindi sila sula scriptura, kundi ang kanilang pinanghawakan ay the church is above the Bible. At saan natin yan na mababasa? No? Ulitin ko, the authority of the church could not therefore not be bound by the authority of the scripture. Nagpailalim ba sila sa otoridad ng Biblia? Hindi. Anong dahilan? Because the Catholic Church had changed the Sabbath to Sunday. Ang dahilan lang nila, yung araw ng Sabado, binago nila sa Linggo. Ha? Not the command of Christ, but by its own authority. Ito yung power of the beast. Napapansin ba ninyo ang Protestant world ngayon? Ano ba ang araw ng pagsamba sa Protestantismo ngayon sa buong mundo? Ay Sunday. No? Kaya nga, mababasa natin sa verse 12, the first beast exercise, he exercise the power of the first beast. Kaya nga, ang second beast, he exercise the power of the first beast. No? Nakuha ninyo? Kaya sana nagkaintindihan tayo. O, ano naman ang marka? No? Kaya nga, magkakaiba yung larawan ng hayop at ang marka ng hayop. Nang binago nila yung Sabado papuntang Linggo, ito yung kanilang marka. Ano ang marka ng hayop? Hindi 666, kundi ang marka ng hayop Sunday. Wala kang mabasang referensya sa libro nila na nagsasabi na ang marka ng hayop ay 666. At hindi din yan mapapatunayan sa Biblia na ang marka ng hayop 666. Sapagkat magkakaiba yan ang bilang ng hayop at ang marka ng hayop. Pero kung ating babasahin sa kanilang referensya, no, sa Catholic Record, September 1, 1923. Anong sulat sa kanilang mga aklat? Sunday is our mark of authority. Ano yung Sunday? Marka ng kanilang kapangyarihan. No, napapansin ba ninyo, buong mundo ngayon, ang ating 3,000 religion ngayon sa buong mundo, sa Christian religion, anong araw ang pagsamba? Linggo. Pero sinong unang nagbabago na ang araw ng Linggo, official na araw ng pagsamba? Ang Catholic Church of Rome. Ha? Sunday, nang binago nila ito, na ito yung kanilang otoridad. Pero ang buong mundo, sumamba sa hayop, at hindi hayop ang kanilang sinamba, kundi ang dragon. Sunday is the mark of our authority, and the church is above the Bible. And this transparency of Sabbath observance is proof to that fact. Nakuha ninyo ang ibig sabihin? No? Patunay yan. Kaya nga, dito, uulitin natin sa verse 12, and he exercised all the power of the first beast before him, and cursed the earth and them which dwell therein to worship the beast. Nasaan na naintindihan natin na ganun pala kadelikado, ganun pala kasilan. Ano? This beast, ano itong pangalawang hayop? Ang pangalawang hayop is Sunday-keeping nation also. Napapansin ninyo ang Vatican, araw ng pagsamba nila, Linggo. Pero ang Protestantismo ngayon sa buong mundo, ano ang araw nilang pagsamba? They are Sunday keeping. Yung sinabi nila na sula scriptura, hindi yan natupad. Kasi pag ating susundin yung nakasulat na sula scriptura, pag susundin natin ang Ten Commandments letter by letter, hindi magiging Sunday kundi Saturday. Na? At kasunod, di malapit na tayo. Identifying the second beast, number 6, speak like dragon. Sa huling pamamahala ng Amerika, ang hula sa Biblia, magsasalita siya katulad ng dragon. Ano itong kahulugan na speak? Paano ba ang isang bansa magsasalita? Through legislation of laws. No? Magsasalita ang isang bansa kapag mayroon silang batas na ginagawa. At alam ninyo, ang huling bahagi ng Amerika, ang Kongreso ng Amerika, gagawa siya ng isang batas na papalitan ang freedom of religion according to their conscience. Sa propesiya sa Biblia, ang huling bahagi ng Amerika, magsasalita siya katulad ng dragon. No? Ating dapat itong maintindihan. Saan natin mababasa yan? Sa 11, at nakita ko ang ibang hayop na umahon sa lupa at may dalawang sungay, katulad ng isang kordero. The principle of this nation, like the principle of Christ.
But at the latter time of his power, at siya ay magsasalita gaya ng dragon. Na? Atin, ano, paano ang isang bansa magsasalita? Speak, legislate. Ito yung kahulugan. Yung cause, enforcement. No? Pagkatapos niya maggawa ng batas, i-enforce niya. Ipapasunod. Saan natin yan mababasa ang talata? Sa 11 at 12. Okay. Hindi natin ang mabuti, uulitin natin ang talatang ito. And beheld another beast coming out of the earth. And the two horn like lambs and speak like dragon. Ano yung magsasalita? Gagawa siya ng batas. No? Katulad ng dragon. And he exercised the power of the first beast before him. And caused the earth and them which dwell in therein to worship the first beast. Yung kusit dito na binabanggit, enforcement yan. No? Sana ating maunawan. No? Una, maggawa siya ng batas, tapos i-enforce niya yung batas. No? Anong ginagawa niya? He exercised the power of the first beast. Kasi ang power ng first beast, he is the Sunday-keeping church. No? Nakukuha ninyo? At pagdating ng huling bahagi ng kanyang pamamahala, i-persecute niya ang hindi sumusunod sa marka ng hayop. No? Kaya nga, ating ulitin, yung magsasalita siya katulad ng dragon, he legislate. Walang ibang paraan ang bansa makapagsasalita at pinakinggan ng buong mundo maliban sa batas. At yung hikos ay walang iba kundi yung enforcement. I-enforce niya sa buong mundo worldwide na pasambahin nila ang lahat ng mga tao na nanahan sa lupa. Magkakaroon ng new world order. The new world order is coming unto us. Pero yung new world order is the unit, unite ang church at ang state. Na? Ito yung maliwanag natin. Identifying the second beast number 7. Okay, dito tayo sa number 7. This beast performed miracles, signs, and wonders which he had power to do in the sight of the beast. Anong maipiniperform niya na sa paningin ng hayop? Miracles, signs, and wonders. Anong relihiyon ngayon sa buong mundo na gumagawa ng maraming milagro? Ang Protestante, nahahati ito sa maraming grupo. Pero karamihan sa Protestante ay isa lang magkakatugma yan ang kanilang mga turo. And they are the same, they exercise signs and wonders, miracles. Kaya nga ang mga milagro, karamihan, nagmula sa Amerika. Sapagkat sa propesiya, ang bansang ito ay gagawa ng mga milagro. No, napapansin ninyo ito, sa Tagalog siya ay gumagawa ng mga dakilang tanda na ano pa't magpapababas kahit apoy. No, yung apoy dito sometimes representing the power of the Holy Spirit. No, power ang ano dito ay mga taong ito nakatanggap ng ano. Napapansin ba ninyo ang mga tao sa Pentecostes sa aklat ng gawa nang natanggap nila yung banal na espiritu, nagiging apoy na parang dila, hindi sila natutumba. Pero napapansin ba nito ang nireligion dito na kapag bababa ang banal na espiritu, natutumba sila. At walang record sa Biblia na kapag matanggap mo ang banal na espiritu, matutumba ka. No? Isa lang ang dahilan kung bakit sila natutumba, it was the breath of Satan. Isa pa dito, at kahit apoy na ano pat makapagbababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Ha? Kaya nga, ito yung kapangyarihan dito. Sa 14, he deceived them that dwell on the earth by the means of those miracles. Anong ginawa nila? Ang lahat ng mga tao sa buong mundo na dadaya sa kanilang milagro. Ilang milyon ka mga tao ngayon ang naniniwala sa milagro sa Protestantismo? Million or even billion. Now, kaya nga, mapapansin ninyo, ito yun. Nadadaya ba nila ang mga tao? Yes. At sabi dito, which he had power to do in the sight of the beast, seeing to them that dwell on the earth, that these should make an image of the beast. Dito, ano mapapansin ninyo? Iba yung marka, iba yung larawan, at iba yung number. No? Kaya nga, dapat nating, no? At ang mga tao, that they should, ito yung sigaw ng mga tao, seeing to them that dwell on the earth, buong mundo ha, magkakaroon ito ng worldwide campaign sa New World Order. No? Alam niyo yung New World Order, kailan yan nababanggit? Sa Council ng Vatican II,
sa 1962 to 1965. No? Ang unang mga salita ng globalization ay yung word na globalization, doon niya nag-umpisa. At ang programa ngayon ng globalization is coming to an end, to new world order. At kapag mano niyan, at ang mga tao na tatanggap sa bagong panggobyerno na i-introduce sa buong sanlibutan, sisigaw sila, seeing to them that dwell on the earth, that this should make an image of the beast. Na mamaya ating pag-aralan, what is the image of the beast? Huh? And which had the wound by the swords and did live. Na ating pag-aralan yan mamaya, ano ba itong image? Ito, Tagalogin natin no? Para maintindihan. At nadadaya niya ang lahat na nananahan sa lupa dahil sa milagro, dahil sa tanda. Na sa kanya'y pinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop. At sinasabi ng mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop. Ipapaliwanag ko ito, hintayin mo, ipapaliwanag ko itong larawan ng hayop na mayroong sugat ng tabak at nabuhay. Well, what is the image? No? Dito muna tayo sa milagro. Mamaya, bago ko ipapaliwanag yung image, dito muna tayo sa miracle. No? Ibig mo bang sabihin, Brother John, na mga milagro na ginagawa ngayon ng aming simbahan, hindi yun galing sa Panginoon? Pag-aralan mo ang kanyang milagro kung ito'y biblical. Ang mga tao na nakatanggap ng Espiritu ng Panginoon, hindi natutumba. Pero ano ang nangyayari sa mga simbahan ngayon? Pag matanggap nila yung Espiritu, natutumba sila. Kung sila'y nagpapagaling ng sakit, ang mga pinapagaling nila, nakikita ninyo yung pagpapagaling nila sa telebisyon, iganon lang nila yung kamay mo, no? Mayroong power, no? Natutumba ang mga tao. Pero nung si Jesus nagpagaling, walang isa na natutumba kundi tumayo. Now, isa yung isang indikasyon na hindi yan katulad. Hindi maaari na magkakatulad ang milagro ni Jesus Christ at ang milagro ng simbahan na ginagawa ng ating kapanahunan ngayon. Now, ano ba itong milagro na ginagawa? Galing ba ito sa Trinity ni Satan? Yes. Pag ating babasahin, nang binuhos ang ika-anim na mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at ang tubig ay naiiga. At inihanda itong daanan sa mga hari. And I saw, no? At nakita ko ang tatlong karumaldumal na espiritu na katulad ng palaka na lumabas galing sa bibig ng dragon. No? Galing sa bibig ng hayop at galing sa bibig ng bulaang propeta. Itong false prophet, false religion ito. For they are the spirit of devils working miracles. Kaya nga, which go forth unto the kings of the earth and to the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. At tinatawag ito na Armageddon. No? Ano ba, si Satanas, iba-iba ang kanyang strategy sa pagdaya. Mayroong tinatawag na deception, mayroong tinatawag na delusion. At alam ninyo, ito yung religious deception ay, ano yan? Kapag hindi mo paniniwalaan ang katotohanan, madilyud ka. At ito yung maraming napapahamak dahil sa delusyon ni Satanas. No, sabi niya dito, even whose coming is after the working of Satan with all power and sign and lying wonders. Hindi pala lahat na gumagawa ng milagro, kababalaghan, nagpapagaling ay galing sa Diyos. Kasi saan pala yung working na ito? After the working of Satan with all power, sign and lying wonders. Ano ba? No, mapapansin ninyo, sa Mateo, mayroong record sa Mateo. Sa 7:21, hindi lahat na magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi siya lamang gumagawa sa kalooban ng aking Ama. But he that doeth the will of my Father, and which is in heaven. At marami sa kanila na magsasabi sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nang huhula sa iyong pangalan? Hindi ba kami na nagpalabas ng mga demonyo sa iyong pangalan? Hindi ba kami gumagawa ng mga kahanga-hangang mga gawain? Itong grupo ng mga tao, they are religious. No? At marami sa kanila mga pastor na hindi maliligtas bandang huli. Because they are belong this religion. Huh?
Sila'y gumagawa ng mga milagro, tumatawag, nagpupuri sa Panginoon. Pero anong sasabihin dito? And then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Dalawa dito ang aking tinatandaan. Ang isang grupo na maligtas, makapasok sa langit, do it the will of the Father. Ano ba itong will ng Father? Pag ating babasahin ang aklat ng Psalms, 40, versikulo 8. Ito yung kalooban ng Ama. I delight to do thy will, O my God. Yeah, thy law is written my heart. Ano yung kalooban ng Diyos? Yung mga taong gumagawa ng kalooban, yung sumunod sa kanyang batas, ang batas ng mga maliligtas, ang batas ng Diyos ng mga taong maliligtas nasa kanilang mga puso, sapagkat ang grupo ng Diyos, ang mga grupo na, ang reliyon na ililigtas ng Panginoon, yung I delight to do thy will. Ang gawa, ang kalooban ng Diyos ay susundin ang kanyang batas. Naman napapansin ninyo yung batas ng Sunday, that is the law of man. Eh, pagbabasahin ninyo yung Marcos City, versikulo 7 hanggang 6 hanggang 8, no? Sabi niya, mabuti ang pagkahula ni Isaias sa inyo na mapagpaimbabaw, no? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan at ang saling-salit sabi ng mga tao. Inyong pinanghahawakan ang tradisyon sa halip na batas ng Diyos. Sunday worship is tradition of men. But the real Sabbath of the Bible, Saturday. Na, yung ano, dito tayo sa work it iniquity. Yeah, nang sabi nila, at sasabihin ko sa araw na yon, magsilayo kayo. Kayong gumagawa ng kalapastanganan. Ano itong iniquity? Nang tinitingnan ko ito sa original, sa Griego, anomeia. Ano ang ibig sabihin ng anomeia? From illegality, that is violation of law. Tingnan ninyo, ang anomia na word ay violation of law. Does work it iniquity, no, na pinalaya sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, gumagawa kami ng mga milagro, nagpapalayas kami ng mga demonyo, but they are violating the law. Nakukuha ninyo ang ibig sabihin? Work it, violation of law, wickedness, iniquity, or transgress the law. Ano napapansin ninyo? Ito yung paliwanag ng unrighteousness. Ito yung maliwanag na paliwano ng Biblia. Sa King James Version, pagbabasahin ninyo yung Matthew 7:21 hanggang 23, sa 23, hindi yung iniquity ang sulat niya. Kasi kinuha niya sa original na Greek. Pag mapapansin ninyo, and then I will see unto them, I never knew you. Depart from me, those working lawlessness. Paalisin sa harapan ng Panginoong Hesus pagdating niya yung mga relihiyon na walang batas. Sino ngayon ang relihiyon sa buong mundo na nagsasabi na wala na ang Ten Commandments? Ha? At pwede ba nating alisin ang Ten Commandments? Pwede mo bang labagin na hindi ka magkakasala? Ibig sabihin, pwede ba kang magnakaw? Pwede ka bang magpatay? Pwede ka bang mangalunya na hindi ka magkakasala? Ha? Kung pwede yan, pwedeng maalis ang Ten Commandments. Pero it cannot be, because the Ten Commandments is the transcript of His character. Kung susundin mo ang sampung utos, mapuporma ang tamang pang-uugali. At ito yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Paano mo ba mamahalin ang Diyos? Unang tapyas na ba ito? 1 to 4 commandments. Paano mo mamahalin ang iyong kapwa? From 5 to 10 commandments. Yan yung paraan. Ha? Ito yung sulat ni Propeta Isaiah, to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sa pagtuturo, sa papangaral, ha? Kung sila hindi magsasalita ng mga bagay sa salitang ito, ito lang ang dahilan, there is no light in them. Kung ang relihiyon nagtuturo, pero wala sa kanilang pagtuturo, hindi nila tinuturo ang batas. Ito yung dahilan sapagkat sila'y walang liwanag. Ha? Sana naintindihan natin. Dito tayo sa 14. Ang tanda natin, mula 11 lang ito hanggang 18. Dito na tayo sa 14. At nadadaya niya ang nananahan sa lupa dahil sa tanda na ipinagkaloob at gumawa sa paningin ng hayop
na sinasabi ng mga nananahan sa lupa dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroong sugat ng tabak. Aking ipapaliwanag ito, yung sunis ang buong mundo ay sumisigaw. Na? Dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroong sugat na ng tabak at nabuhay. Tama, ano bang ibig sabihin nito? At sa 15, at siya'y makapagbibigay ng hininga sa larawan ng hayop. Nang sumigaw yung mga tao na maggawa sila ng batas, binigyan nila ng hininga. The America will legislate law na sambahin, magkagawa sila ng larawan. At alam niyo yung larawan ng hayop, ang larawan ng hayop, walang iba, ang batas na i-legislate, ipopurma ng Amerika. Ang batas ng Amerika ngayon na freedom of religion, magkakaroon ng pagbabago according sa prophecy. Ha? At siya ay makapagbibigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangungusap. Anong mga pangungusap? Kung mayroon na siyang batas, mayroon ng implementation. Maipapatay naman niya ang lahat na hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Kung mayroong batas na gagawin, i-implement na nila ang death decree. Na kung sino yung hindi mo sumunod sa batas na ito, papatayin. Kaya nga doon na nila matanggap yung tatak ng hayop. Ang tatak ng hayop, hindi katulad sa larawan. Ang larawan ng hayop, batas na gagawin ng Amerika, at ang marka ng hayop na ilalagay sa noo ay hindi 666, kundi Sunday keeping na batas na ipapasunod sa buong mundo. Ha? Ano ba ang ano dito? And he exerts and he had power to give life unto the image of the beast. Ha? That the image of the beast should both speak and cause that many as would worship the beast, worship the image of the beast should be killed. No? Sino yung hindi sasamba sa larawan ng hayop ay papatayin. At itong batas na ito na gagawin ng Amerika, hindi ito bago. Bakit sinasabi ko na hindi bago? Ginawa na ito sa Old Testament sa panahon ni Daniel. Anong ginawa ni Nabaharing Nabucodonosor? Nagpagawa siya ng isang, sa chapter 3 ng Daniel, inyong mababasa diyan na si Nabucodonosor, ano ang ginagawa ng Amerika? Na? Sumigaw ang mga tao, nagagawa sila ng larawan ng hayop. Na? At ng Amerika gumagawa naman at pinasunod. Ang hindi sasamba sa larawan ay papatayin nila. Mapapansin ninyo, ang sa Old Testament, sa kasaysayan, nangyayari na ito sa panahon ni Daniel. Sa chapter 3 ng Daniel, si Haring Nabucodonosor, o ang Iraq ngayon, ha, ay nagpatayo ng isang malaking larawang ribulto na 6 ang taas at 6 din ang lapad niya. Pag-aralan ninyo yan, 666 ang dimension yan. Kung mayroong 666 sa Revelation 13, mayroon ng 666 sa Old Testament. At ito yung larawan na pinatayo ni Haring Nabucodonosor. At napapansin ninyo, larawan ang binabanggit doon sa 14 and 15, nang pinatayo ni Nabucodonosor itong larawan, mayroong batas. Yan ang pinatayo itong larawan, isang batas yan. Kaya nga kapag magsasabi ang Biblia na larawan sa propesya, it's representing law. Sapagkat nang gumagawa si Nabucodonosor ng larawan sa panahon ni Daniel, pinasamba nila ang larawan sapagkat mayroong batas na napapaloob dito. At alam ninyo itong tatlong Hebreo, si Sadrak, si Misak at si Abednego, ay kailanman hindi sumunod sa batas. At ito yung kailangan na mangyayari sa huling kapanahonan. Kung gusto mong hindi makatanggap sa tatak, huwag mong susundin ang batas na ipupurma na gagawin ng Amerika. Doon. Pagkatapos dito, anong nangyayari? Nagalit si Nabucodonosor. Sabi niya, ipatunugin uli. Kasi ang sa batas na yon, kapag tutunog ang mga trumpeta, lahat ng mga panugtog, ang gagawin nila, sasamba sila sa larawan. Pero ang tatlong Hebreo ay tumayo. At sabi ni Nabucodonosor, ulitin ninyo uli. Kasi mayroon akong nakikitang tatlo na hindi sumunod. Pero nang inulit-uli, sabi ng tatlo, mahal na hari, dapat mong malalaman. Iligtas man kami o hindi ng aming Diyos, pero hindi mangyayari na sasamba kami sa iyong larawan. Ang larawan sa Biblia, sa Revelation 13, isang batas na gagawin ng Amerika. Pero walang ibang paraan na you can escape
na hindi ka matatakan sa tatak ng hayop kung hindi mo susundin ang batas na ito. We are facing the great persecution in our time. At ito yung dapat nating maintindihan. Dapat pinatawag ni Nabucodonosor yung tatlong young Hebrew. Bakit ninyo hindi sumunod? Sabi niya, dapat mong malaman, iligtas man kami o hindi, hindi mangyayari na kami isasamba sa iyong larawan. At anong ginawa? Tinapon sila sa pugon. But at that very moment, Michael, the archangel, came. No? Si Jesus Christ pumunta sa pugon. At nakita nila, na nakita ng hari na hindi na sila tatlo kundi nagiging apat. No? Ang persecution na ating harapin katulad ito sa fire of trials, fire of persecution. Pero ano ang sikreto na hindi natin matanggap ang siksik, ang tatak ng hayop, ang kanyang larawan at ang 666? Ang sikreto natin, huwag mong tanggapin kapag ang United States of America magdeklara ng batas na sa pagbabago sa freedom of religion. America will change. In the latter part of his kingdom, his power, he will speak as a dragon. Huh? What does the second beast do? Ano ang ginagawa ng ikalawang hayop? He enforces the mark of the beast. Creates Sunday religious lesion. Alam niyo yung New World Order na pinopromote ngayon ng Vatican na gusto nilang tanggapin ito ng buong mundo na magkakaroon ng peace and prosperity. Alam niyo ang Vatican, 1962 pala, yan na nakapurma na yan sa kanilang programa, yung peace and prosperity. Lahat ng mga institusyon natin sa buong mundo ay pinapasukan na nila sa kanilang mga programa. Kasi pinopromote nila ang peace and prosperity. Kapag hindi nila masunod yan, walang peace na mangyayari sa ating globe. No? Pero habang ginagawa nila ito, pero ang pinaka-ultimate goal ay i-create nila ang i-unite nila ang church and ang state at mayu-unite lang ito kung gagawing isa ang relihiyon sa buong mundo. At ano ang majority sa relihiyon ngayon? Ano ang worship nila? Sunday. Ilan bang mga relihiyon ngayon? Ang alam niyo sa Biblia, tatlong araw lang ang pinili ng mga tao na pinakaaraw ng pagsamba. Ang Muslim ay Bernes. Ang Adventist at saka Israel, Sabado. Ang lahat na Christian religion ngayon sa buong mundo ay Linggo. Napapansin, naalala ko doon, parang itong isang analogy. Ilan sila ni Jesus Christ na napako doon sa cross? Tatlo sila na napako doon sa cross nung siya ay namatay. Tatlo din ang pinili ng mga tao na pinakaaraw ng pagsamba. Pero saan si Jesus Christ sa tatlo? Doon sa kalagitnaan. At yung analogy na aming pinapakita sa inyo ay biblical yan. Wala kang mapapatunayan sa Biblia mula Old Testament hanggang New Testament na magbibigay ng isang talata na binago ng Diyos ang Sabado papunta sa Linggo. Okay. Ito yung kasunod. No? What does the second beast do? Enforce obedience through trade sanction and death penalty. Anong batas na gagawin nila? Pag hindi mo tatanggapin ang batas, hindi ka makapagbili at hindi ka makapagbinta. At anong silbi mo sa sanlibutan ito kung i-cut off ka sa society? Kung ikaw mayroong mga produkto, hindi mo 'yon mabinta. No? Kung ikaw may mga kung may pera ka, hindi mo magagamit ang pera. Ito yung pero pag tatanggap ka sa tatak ng hayop, bibigyan ka nila ng pera para mayroong kang kapital, no? Anong ibig sabihin? We are facing that end time persecution. Okay, kasunod. Sa 16 tayo, 16, 17, 18, malapit na tayo. And he caused it all. Ano yung caused it all? Enforcement. Both small and great, and the poor, free and bond, to receive the mark in their right hand and on their forehead. 17, and no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Ating unawain, no? Itong COSET, enforcement yan. Ini-enforce niya sa lahat. Sa maliliit at sa mga malalaki, mahirap o malaya. Mahirap o mayaman, malaya o alipin, natatanggapin nila yung marka. Tandaan ninyo, ang marka sa Biblia, ang marka, the mark of the beast is not 666.
The mark of the beast is Sunday. Sapagkat ito yung ipustro nila na mag-unite ang religion at saka estado. No? And in the right hand, itatak ito. Bakit? Batas ito na patanggapin, papipirmahin kanila. At ang pipirma na kamay na tatanggap sa batas na ito, yung right hand mo. No? Or in their forehead. Bakit ito? Ang Sabbath, remember the Sabbath day, nag-signifies yan sa ating frontal lobe. Ito yung ano, pagpili mo sa araw ng pagsamba. The great controversy between Christ and Satan is the day of worship between Sabbath and Sunday. No? Nakukuha ninyo ang ibig sabihin? And that no man might buy or sell, he that had the mark, sila lang save that had the mark, or the name of the beast. Magkakaiba yan, marka at pangalan ng hayop at number ng kanyang pangalan. No? Nakukuha ninyo? Yan ang magkakaiba. Sa 17, no? At then nakuha na natin yan, what is the mark of the beast? Nakukuha natin yung power and authority. Ang power nila, babaguhin nila ang batas ng Diyos. Pero ating pag-aralan ngayon, what is the mark of the beast? Ito yung mga referensya nila. The mark of the beast sa Biblia is the opposite of the mark of God. Kung mayroong marka ng Diyos na nakasulat sa Biblia, i-encourage ko kayo, panoorin ninyo yung aking presentation tungkol sa Sabat. O yung una kong presentation sa unang hayop, pinipresent ko dito yung tatak ng Diyos. Ang tatak ng hayop, opposite ito sa tatak ng Diyos. Okay, paano ba? Saan ba natin mababasa? Sa Exodo 20:12, Ezekiel 20 verse 12 and 20, sa Exodo 31, mula 15 hanggang 17, mababasa ninyo yan. Ano ang ibig sabihin yan? Sabi niya dito, moreover I give thee my Sabbath. Sinong nagbigay ng Sabbath? Ang Diyos. I give thee my Sabbath. Kaninong Sabbath? Sabbath ng Diyos. To be a sign between me and them. Yung sign, sa original na Hebrew, yung sign ay oath. O tatak. No? Ang ibig sabihin ng oath, tatak. Sign between me and them, that they may know that I am the Lord that sanctify them. So ang Sabbath, ito yung tatak ng Diyos. Pero ano naman ang tatak ng hayop? Sabi niya, the mark of the beast, Sunday is the mark of our authority. Kanilang referensya yan. Saan? Catholic record, September 1, 1923. Sunday is the mark of our authority. The church is above the Bible. And this transference is proof to the fact. Pinapatunayan nila na ito yung isang prueba na ang Sunday ay tatak ng kanilang otoridad. At ang tatak ng hayop, hindi 666, kundi Sunday-keeping worship. Ang sa Diyos naman, Sabbath-keeping worship. Ang nangingili ng Sabbath ngayon sa buong mundo, maliit lang kami. Mayroon lang kaming 16 million buong mundo. Pero titingnan ninyo ang relihiyon ay na nangingili ng Sunday. They are even billions. No? Ano pa dito? Sabi niya dito, Sunday is the mark of authority. The church is above the Bible. Naano na natin yan. Ito, mayroong sulat pa dito si Snyder. In 1895, G.F. Snyder of Bloomington, Illinois, USA. Sumulat siya kay Cardinal Gibbons. Nagtanong siya ng isang tanong. Ito yung tanong niya kay Cardinal Gibbons. Yeah, si Cardinal Gibbons, author yan ng Catechism book. No? Does the Roman Catholic Church claim the act of changing the observance of the Sabbath from the seventh day to the first day of the week as the mark of her ecclesiastical power? Through his challenger, the Chancellor, Cardinal, give the following answer. No? Tatagalugin ko. No? Subukan kong tagalugin. Ang Romano-Katoliko ba na simbahan, nagkiklaim na ang gawa ng pagbabago mula sa pangingilin sa Sabado, mula ikapitong araw papunta sa unang araw na linggo, the first day of the week, ay ito ba'y marka ng kanyang ecclesiastical power? Yung ibig sabihin ng ecclesiastical power, ito ba'y kapangyarihan ng kanyang pamamahala sa simbahan? No? Pero sabi, sumagot siya no, kay sa pamamagitan ng kanyang chancellor ay
Ito yung sagot ni Cardinal Gibbons. Of course, the Catholic Church claimed that the change was her act. It would have been otherwise, as none in those days would have dreamed of doing anything in matter of spiritual and ecclesiastical power. Ecclesiastical and religious without her. And the act is a mark of her ecclesiastical power and authority in religious matter. Na? Pinatunayan ni Cardinal Gibbons, si Thomas ang chancellor ni Cardinal Gibbons. No? Sabi ni Cardinal Gibbons, oo, of course. Ang simbahang Katoliko na nag-claim na gumagawa sa pagbabago, hindi ito magagawa niya kung wala ito ngayon. Kasi ang ngayon na in those days would have been dream of doing this anything in matters of spiritual and ecclesiastical and religious power without her. Kung wala ang Katoliko na nagbabago, walang proyba na ito'y pangilin ngayon sa buong mundo. Pero nagmula ang paglilingkod, na pagsamba sa araw ng Linggo, nanggagaling yan sa Katoliko. And the act is a mark. Ano yung sulat nila? At ang pagbabago is yung siyang marka. Kasi ang marka ng Diyos sa Biblia, Sabat, kung araw ng pagsamba, ang marka ng Diyos, araw din ng pagsamba, ang marka ng hayop. And here, ecclesiastical power with an authority and in religious matters. No, dito tayo. What does the second beast do? He enforce obedience through, naulit na yan. Dito, may karunungan. Panghuli, 18. Malapit na tayong matapos. Dito may karunungan ang may pang-uunawa bilangin ang bilang ng hayop. Dito na tayo ngayon sa number. Ang naunawaan na natin yung image, ang image batas. Na? Ang mark ay sande. Dito tayo bibilangin natin ang 666. Okay, dito tayo. Dito'y may karunungan ang may pang-uunawa bilangin ang bilang ng hayop. Sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Ang bilang niya, hindi yan nakasulat na tatak. Kundi ipabilang, kairangan ang karunungan. Now, ngayon ating gagamitin itong referensya mula sa mga babasahin ng mga Katolik na mga aklat. Sabi niya, the official language of the Church of Rome. Na, ano ba ito? The official language of the Church of Rome? Ano? Latin. Ha? The Church of Rome is in Latin. Diba? Napapansin ninyo, napapanood ninyo sa television. Na kapag mayroong papa na pipiliin, mayroong madideklarang papa ang kanilang pananalita, Latin. The Church of Rome is in Latin. Traditionally, traditional church. And the Latin language is the official language of the church. Here, ceremonies and liturgies are in Latin. Mga seremonya, nakasulat sa Latin yan. And the most significant title of the Pope is in Latin. The significant title of the Pope, ang unang papa, si Pope Leo VI, mayroon yung tatlong palapag yung kanilang corona dati, ngayon isda na lang. Pero yung tatlong palapag, mayroon nakasulat din sa tatlong palapag na unang mga corona ng Santo Papa, nakasulat sa Latin, Vicarius Filii Dei. Na? For it is described his claim. It's declared his office in the Church of Rome. Na? For nagde-describe daw ito sa kanyang pag-claim. At ito'y nagdideklara sa kanyang office sa Iglesia sa Roma. No? Pero na anong title niya? No? Ang title is in Latin. Significant title of the Pope is in Latin. Vicarius Filii Dei. No? Sabi niya dito sa Biblia, sabi niya, kailangan dito ang karunungan. No? Dito'y may karunungan ang may pangunawa bilangin ang bilang ng hayop. No? Ating titingnan ngayon, sapagkat ang Latin na pananalita, mayroon ding tinatawag na Roman numeral. At nag-umpisa din yan sa Roma, yung pagbilang sa mga numero. Kaya nga sabi sa Biblia, kailangan ang karunungan ibilang, bibilangin natin sa Roman numeral. Kung Romanong pagkasulat, nasulat ito sa Latin, bibilangin din natin sa Latin ang kanyang bilang. At dito natin maunawaan, ano bang ibig sabihin? Now, sabi niya pa dito, the Latin language uses the letters of the alphabet. Spell words and also as numerical values.
Na, malinaw yan. The letters are used as numbers. Di ba, pag babasahin mo yung numeral number, ang letters, mababasa yan sa numero. And the numerical values for the sum of the letters is the title of the Vatican, the title of Vicarius Filii is 666. Anyone who is familiar with the numerical value of the Latin letters can easily resolve the letters of this title into the number 666. Ating titingnan yung pagbilang ng numero. Ito yung Vicarius Filii. Paano ito matutugma na kailangan ang karunungan mula sa Latin, gagamitin natin yung pagbilang ng Latin, numerical number. Galing yan sa Roma, no, na pagbibilang. Yung mapapansin ninyo, ang letter V ay number 5, letter I, 1. Ang C, 100. Ang E, R, 0 yan. Equivalent to ang I, 1. Ang U at saka V, 5 din yan. Ang S ay 0. No, mapapansin nito, ang F, 0. Ang Filii, 1. Ang I, 1. Tapos ang L, 50. Ang I, 1. Tapos ang D, 500. No, mapapansin ba ninyo? Pag isuma total mo yan, i-add mo yung value niya, no? 112, yung Vicarius. No? At ang Fili, 53. At ang D, 501. Pag isuma total mo siya, sabi sa Biblia, kailangan ang karunungan. Bibilangin ang title ng Pope. 666. No, napapansin ninyo? Sa lahat nating mga referensya, tayo po hindi nagkakamali. Sapagkat ito ang tunay niyang description. Ano bang kahulugan ng Vicarius Filii? Ang Vicarius Filii ay ang ibig sabihin dito, Vicar of the Son of God. Kahalili siya sa anak ng Diyos dito sa lupa. Mayroon bang kahalili ang anak ng Diyos dito sa lupa? Kasi ang prerogative na sa Diyos, kinuha niya. Kaya nga, ang kapangyarihan ng people, whole people system, we are not referring for a certain pope, but the whole system of papacy, they receive worship. Na? Kaya nga, ito yung malinaw. Sabi niya dito, the letter inscribed in the pope, meter, are this, Vicarius Filii, which is the Latin for vicar of the Son of God. Catholic hold that the church, which is the visible society, must have the visible head. No, kaya nga, invisible na society, ito yung America. Ito yung Washington, D.C. at ito yung sa St. Peter Basilica of Rome. Pero kung ating titingnan, sila ito yung dalawang bansa na bumabangon, na ginagamit ni Satanas sa huli niyang atake kung paano niya i-deceive, i-delude ang lahat ng mga tao na nananahan sa lupa. At itong unang bansa, ang Papal Supremacy, ang Vatican of Rome, nasugatan ito sa 1798, bumangon ang Amerika and becoming into a superpower. And time will come on America and Vatican will unite together for the enforcement of New World Order, Sandilo. No, sana naintindihan natin, no, church and state will unite to enforce religious practices. No? Has the USA changed? Di ba? Saan ba nagmula ang Protestantismo? Nagmula yan sa Amerika. Pero ano ba ang nagbabago ba ang Amerika? Ito yung patunay. May mga referensya akong babasahin bago tayo magtatapos na mapapatunayan natin ito sa mga referensya. No? Nagbabago ba ang Amerika sa kasalukuyan na ang separation of church and state? Hindi ba ito mababago? Mababago yan, kapatid, sangayon sa propesya. In 1960, the Roman Catholic, si John Kennedy, napapansin ninyo si John Kennedy, pinatay yan. No? At sinong utak sa pagpapatay? Ay maraming nagdududa na ang utak sa pagpatay kay John Kennedy ay ang mga Jesuits. No, mapapansin ninyo dito, no? In 1960, the Roman Catholic, si John Kennedy, sabi ni John Kennedy, went from Washington down to Texas to assure Protestant preachers that he would not obey the Pope. Ito yung sabi ni, we are Protestant. And we, sabi ni, mula
mula sa Washington, papunta siya sa Texas, in-assure niya na ang Amerika hindi susunod sa Santo Papa. Pero alam ninyo, sa 2001, anong nangyayari sa Amerika? Ito yung referensya sa Washington Post, April 16, 2001. Ha? Sabi niya dito, kanina from Washington to Texas, ito naman, in 2001, George Bush came from Texas to Washington. No? Baliktad yung pangyayari. Si Kennedy mula sa Washington to Texas, si George Bush from Texas to Washington to assure a group of Catholic bishop, no? That he would. Anong sabi niya? Susunod ang Amerika sa Papa. At sabi, ito pa yung sabi ni Bush. The best way to honor the Pope, John Paul II, yung programa niya ngayon sa globalization of peace and prosperity. The best way to honor the Pope, John Paul II, kasi ito yung promotor sa peace and prosperity. Truly one of the great men. Si Pope John Paul II, kinikilala ni Bush na truly one of the great men, is to take his teaching seriously. Sino ang nagsasalita? Presidente ng Amerika. At ang pinakadabis daw na gagawin ng mga tao, one of the best, sabi niya, the best way to honor the Pope, take his teaching seriously. Kasi maganda ang programa ng Santo Papa ngayon sa buong sanlibutan. Ano pa? Is to listen to his words po, and put his words and teaching into action here in America. This is a challenge we must accept. Sinong nagsasalita? Si George Bush, March 22, 2002. Nagbabago ba ang larawan ng Amerika ngayon? No? Nagbabago. At ang panawagan ng katoliko ngayon na come, no? Kasi tinuturing nila ang Protestant ay anak ng anak nila. No? Ang mother ng Protestant ay ang Catholicism. I am the mother and you are my child. No? Come, we come together. Ito yung panawagan ngayon. Kaya nga, mapapansin ninyo, how Reagan and Pope conspire to assist Fulan, Solidarity Movement and Alliance. Ito yung tinatawag na Holy Alliance. At ano ang dahilan kung bakit bumagsak ang Russia, nagkakaroon ang Amerika at ang Papa sa Roma ng Holy Alliance. At ang nakita ninyo ito sa mga magazine. Kasi ang Biblia, mayroon ng hula na ang Amerika at ang Vatican mag-unite in the latter part. No, in that meeting, Reagan and the Pope agreed to undertake a clandestine campaign to hasten the dissolution of the communist empire. Pabagsakin nila ang mga komunista. This was one of the great secret alliance of all time. No? Di mapapansin ba nino? Ay unti-unting bumabagsak, nababagsak isa-isa ang mga komunistang bansa. Time and Magazine, February 24, 1992. Ato ba, si Gorbachev. Gorbachev said, everything which took place in Eastern Europe, kasi sa Europa ang Vatican, in recent years would have been impossible without the Pope's. If without the Pope's effort and the innermost role, including the political role which he played in the world arena. At alam ninyo, ang pangarap ng Santo Papa, mayroon siyang malaking gawain sa isang arena and to be victor in the latter time. Ang galaw ngayon ng Catholicism, gumagalaw sa lahat ng institution in secretly. Pero nakapenetrate na siya sa buong mundo. At he wants to be victor in the latter time. And his deadly wound was completely healed. Yung 1929 na healing, that is the beginning of healing. But the complete healing of the Pope when the America declared Sunday law. At paupuin na nila ang Santo Papa, nag-unite nila ang church at ang state, at lahat ng mga tao susunod sa batas ng Amerika at sambahin nila ang hayop. Na? Kaya nga, ito yung ang complete healing when the America declare Sunday law. I-declare na ang New World Order. Willing or not, ready or not, we are all involved
In all out, no hold barred. Three ways competition, most of us are not the competition, however, we are the stake. No? Ito'y isang competition na, ano, pero napapansin ninyo, sa labanang ito na nag-a-arise, mga kapangyarihan na gumagalaw ngayon sa ating society. Pero kasama ka sa labanang ito. No? At maaring ikaw magtatagumpay sa tatak ng hayop o maaring ikaw ay mabibiktima. Sabi niya dito, for the competition is about who will establish the first world, one world system of government. Sino yung magiging one world system of government? Kasi tinatawag ito ni New World Order that has ever existed in the society of nation. Ha? Ito, ano pa? The purpose of John Paul Pontificates. The engine that drives his people grand policy. Ito yung alam niyo yung Vatican to, ito yung kanyang policy. No? And that determine his day to day. Year to year strategies is to be victor in the competition. No? Magiging, ito yung mga day to day nila na paggalaw. Ang gusto niya, pangarap niya, magiging victor in his At sa propesya, mangyayari yan. The kiss of his blood, sinulat ito ni Markin, ni Malakay Martin. No? Ito yung, ano niya, the terminology for this new system is the new world order. Ano itong batas na darating? Ano itong mga pamamahala na mangyayari sa ating sanlibutan? Tinatawag ito na new world order. Ha? Ito bang sulat ni Boss? It's big idea, a new world order. Nalaman na ni Boss ito. Kasi si Pope John Paul II bumisita sa Amerika. Sabi ni Boss, no? It's big idea, a new world order, where the diverse nations are drawn together in common cause. No? Sabi niya, drawn together in common cause. Ang buong mundo magkakaroon ng common cause to achieve the universal aspiration of mankind. Peace and security. Freedom of rule of law. Na, ito yung sinong nagsasabi? President George Bush, State of the Union Address sa 1921. Binanggit ba yan ni Bush? Yes. Sapagkat sa kasalukuyan ngayon, mayroon ng unti-unti na alliance ang Vatican at ang Amerika. We shall have world government whether or not we like it or not we like it. The question is only whether world government will be achieved by consent or conquest. Ha? Gusto man natin o hindi? No? Ang tanong dito, ito kayang panggobyerno itong sa sanlibutan na darating, mangyayari kaya ito? Sabi niya dito, by conquest or conquest. No? Kaya nga, mayroong grupo na dapat hindi tatanggap. Pero kapag hindi ka tatanggap dito, magkakaroon ng persecution. Si James Warburg, ito yung Council on Foreign Relations. Dito pa, kasunod, ang UN General na si Kofi, na-afield Sunday for European and United States to back in major overhaul of global security. Ang UN, nag-promote din ang UN na ito yung Secretary General na si Kofi, siya, appeal ni Anna, Sunday for Europe. Kasi may mga blue, mayroon ng mga blue Sunday law na diniklara sa Europa. Pero sabi niya dito, pinopromote na nila yung Sunday. No? Kaya nga, madali lang din ang implement kasi halos buong mundo ngayon sarado na pag Sunday. Sunday for Europe and the United States. No? Diba pa, anong bansa? Europe and United States ang mag-umpisa sa Sunday law. No? To back a major overhaul of global security. Anong magka-unite? Europe at saka United States. Anong ipopromote nila? Sunday law. No? Para magkakaroon ng major overhaul of global security. Ano pa? Si Associated Press na sa kanilang newspaper, more broadly, he urged the European Union and the United States to work more closely as the backbone
of the New World Order in the first 21 century. Napapansin ninyo ang nag-promote? European Union at saka United States. Kasi saan ba nagmumo ang power ng globalization, ang power ng New World Order, nag-umpisa yan sa Vatican. Sa kanilang council ng Vatican to. Mula sa Europa at saka United States to work more closely as the backbone of the New World Order. Sila, kapag mayroong New World Order na ipapatanggap sa buong sanlibutan, ang backbone ang European at ang United States. Pero sino itong European? No other than the Vatican of Rome. Ha, nakukuha natin? So, ito yun sa mga newspaper nila. Does the Bible mention United States in prophecy? Yes. At inyo nang naunawaan ngayon kung paano matutupad. At dito, mayroon pa tayong dapat na ano, and beheld another beast. Naano na natin yan? Ito yung mga talata na ating, ano, ito yung sabi ni Pope, calls for New World Order. Ang promotor sa New World Order mula sa Europa, ano other than Pope John Paul II. Pero ito yung sabi ni calls for New World Order. Vatican City, Pope John Paul II rang in the New Year's on Thursday with a renewed call for. Na, napapansin ninyo, si Pope John Paul II ay rang in the New Year's. Nagsasalita siya on Thursday with renew call for. Ano yung pinawagan ni, ano? The creation of new world order based on respect for the dignity of man and equality among nations. Anong sabi ni Pope John Paul II? The creation of new world order based on respect for the dignity of man and equality among nation. Ito yung pinopromote nila, yung globalization, magkakaroon ng equality among nation. Kasi maraming pera ang Pope. Pamimigay na lang nila yung pera sa kanilang last atin. No? Ang CNN, January 1, 2004. Sa ito pang ano ni, ang bagong papa natin ngayon. No? Si, ang